Welcome back to my YouTube channel, guys. This is Ian Bahan Vlogs, and for today's video, gagawa na natin ng fragrance review ang aking isa sa mga bagong perfume, ang Spice Bomb Victor & Rolf Infrared Eau de Toilette. So, tara. Brief background ulit dito sa perfume na to. So, kagaya nung sinabi ko dun sa previous video ko, yung ibang perfume na meron ako ngayon ay hindi ko na nabibili, kundi galing na yung iba sa trade. So, may mga iba na akong perfume na tinitrade. Yun, nakikipag-deal ako sa iba, and kapag nagkasundo kami, tinutuloy namin yung trade. Okay. So, this time, itong Spice Bomb Infrared Victor & Rolf na perfume na to is na-trade ko doon sa aking Easy Miyake Wood & Wood. So, yeah. Simulan natin yung fragrance review. So, ito nga pala yung kanyang box, guys. So, parang monochromatic siya na black turning to red. Ayan. Itong bottle na to is 50ml bottle. Ayan. And nung na-trade ko siya, kompleto pa siya with the box. So, ito naman yung itsura ng kanyang perfume bottle. Ang ganda rin ang kanyang bottle. Parang talagang grenade talaga. Ayan. So, meron lock siya. Kailangan mo siyang tanggalin para ma-spray mo siya. Ma-press mo siya. For the presentation ng perfume na to, ito yung kanyang sprayer. Medyo malakas. And sobrang bango. Isa rin ito sa mga favorite perfume na meron ako ngayon. Pwede ko siyang masabi na freshy, pero towards the sweet and fruity scent, peppery, and definitely very sexy ng fragrance na to. So, ang Spice Bomb Infrared ng Victor & Rolf ay na-release noong 2021, and meron na tong EDP version na I think ni-release last 2022 or 2023. Ang main accords ito ay warm, spicy, cinnamon, tobacco and sweet, fruity, amber, soft, spicy, and fresh. For the top notes naman, ito ay red fruits, pink pepper, saffron. Middle notes naman ay cinnamon and red pepper. For the base notes naman, ito ay merong tobacco and benzoin. So, kagaya ng mga previous reviews natin, meron pa rin tayong 4 categories, ang performance and longevity. Second is yung sillage. Number 3 is yung price value, and for the 4th category, ang occasion, kung saan mo ba siya dapat gamitin. For our first category, ang performance and longevity. Yun, sobrang bango, guys. Definitely, lahat naman ng pabango, pag gusto mo, mabango para sa'yo. So, very prominent talaga yung red fruits na meron dito, and yung pink pepper. Peppery siya, di ko alam kung ano yung pink pepper, pero alam mong peppery yung kanyang scent, and very sexy ng ine-exude na mood ng perfume na to. Dako tayo sa performance, sobrang tagal and sobrang layo ng projection na binibigay nito sa akin. Longevity niya, kayang mag-last nito ng 6 to 8 hours. Basta in-spray mo lang sa tamang points ng katawan mo kung saan ka ba dapat naglalagay ng perfume. And definitely, yung performance nito is sobrang lakas. Kasi may mga pagkakataon na madalas ako nanonotice kapag ito yung ginagamit ko. For the second category, ang sillage, doon tayo hindi masyadong maganda ang performance ng perfume na to. Hindi kagaya ng mga ibang heavy perfumes na binibigyan ka ng sale trends at trail scents ng pabango na to. Ito, syempre maaamoy ka lang kapag yung mga tao ay malapit sa'yo. So kapag umalis ka na dun sa iniwanan mong area, or kapag naglalakad ka, yung scent mo hindi na siya gaanong naiiwan kung saan ka dumadaan or pumupunta. So since EDT siya, tingin ko prominent yung mga EDT sa mga ganong klaseng performance na hindi ganon kaganda ang kanyang sillage. But siguro yung EDP, okay yung perfume na yon, and kung
magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ako ng spice bomb infrared na EDP, matry natin ang kanyang silid. So, dako tayo sa ating third category, ang price value. So, hindi ko alam talaga kung ano yung original price itong perfume na to dahil na-trade ko nga lang ito sa isa sa ating member ng fragrance community na si Sir RM. So, shoutout sa'yo, bossing. Thank you sa pag-trade nito and sana nagustuhan mo yung Easy Miyake na kapalit nito. For the price value, nagsesearch ako kung magkano ba to sa internet and nakita ko yung 90ml nito is around 5,400 or more. So, kung i-compute ko, siguro mas mahal ng konti yung 50ml. Di naman natin siya pwedeng i-divide by 2 agad-agad. Kasi alam naman natin na kahit 50ml siya, hindi siya half ng price ng 100ml. So, i-assume ko na this is around 3,000 to 4,000 pesos. Yun, for the price value sa ganitong klaseng scent, tingin ko worth it siya. Pero kung bibili ako para lang sa pabango na to, siguro hindi. Pero since trade siya, galing sa Easy Miyake na Wood & Wood ko, na tingin ko na outgrown ko na yung scent, is a good trade naman siya. So, approve sa akin yan. Last but not the least, para sa ating fourth category, ang occasion, saan ba nga natin siya dapat gamitin? I think this is a casual or pang-party na perfume. Kasi, attention-grabbing itong perfume na to. Hindi siya masyadong loud. Hindi rin siya masyadong quiet. Nasa middle lang siya, pero definitely kapag gamit mo to, manonotice ka ng mga tao. Plus one pa na very sexy itong perfume na to. Check nyo yung video campaign ng perfume na to kung hindi kayo naniniwala sa akin. Definitely yung campaign video nito is very daring since lalaki yung gumagamit. So, check nyo. At the same time, this is smells expensive. Medyo pang mamahalin yung amoy niya. So, all in all, hindi siya dapat pang araw-araw kasi hindi ka naman din dapat laging nagpa-party. Ewan ko, siguro sa inyo or sa ibang may magandang lifestyle na araw-araw nagpa-party, definitely pwede mo tong gamitin. Pero for me, since hindi naman ako lagi nang nagpa-party, dun ko siya nakikitang mas magandang gamitin. Dates also, kung gusto mong magpa-impress or gusto mong magbigay ng sexy vibe dun sa kadate mo, sa kausap mo, gusto mong magpapansin, ito, definitely ito yung gamitin mo kasi sobrang anlakas ng dating ng perfume na to. For my final thoughts, isa rin to sa 4 keeps na perfume na meron ako ngayon. Ang dami ng mga pagkakataon na nag-iisip akong ibenta na yung iba kong perfume kasi sa sobrang dami nun and hindi mo naman talaga nagagamit lahat ng perfume mo, gusto mo na ibenta. Pero this one for me, I think is for keeps kasi sobrang nagustuhan ko or na-inlove ako dito sa perfume na to. Alam mo yon, yung pag gusto mo lang maging confident and maging feeling sexy, ito yung gagamitin mong perfume. Bigla ka na lang magiging sexy parang feeling mo. So, this gives me a boost kapag ito yung ginagamit ko. And at the same time, syempre, very expensive din kasi nga yung kanyang smell eh. So, medyo classy ang binibigay niyang scent kapag ito yung gamit mo. So, very sophisticated and yeah, 4 keeps talaga to. And minsan dala-dala ko nga tong ganitong bote na to sa office kasi tingnan niyo, sobrang liit lang niya. Yan. And very handy siya. So, kung sakali man na maubos ko to, baka mag-repurchase ako ng bottle nito. Gusto ko rin maamoy yung EDP version nito. And yung iba pang lineup ng Victor & Rolf kasi pag nakakabasa ako ng fragrance review regarding sa spice bomb, lagi nilang sinasabi na hindi siya appropriate dito sa Philippines kasi masyado daw siyang malakas or matapang. Pero for me, itong infrared spice bomb is hindi naman ganon. Or for me, suitable pa rin siya sa panlasa ko or sa pang-amoy ko. Yun. So that's it for today's video, guys. Thank you very much pag-antabay. Thank you for joining me here on my fragrance review.
And kung nagustuhan nyo yung aking fragrance review, please do like and subscribe to my YouTube channel. I will try my best to upload more videos regularly now this 2024. Kaya sana samahan nyo ako. So that's it guys. Thank you very much. And have a happy new year. And bye-bye.